Just because you don't understand it, it doesn't mean that you should give up and leave it. Dahil ba hindi mo maintindihan, susuko ka na at iiwan mo na siya. Maraming bagay sa ating buhay ang hindi natin maiintindihan. A lot of times, we will be lost. A lot of times, we will be confused. There are many things in our life that we won't understand immediately. Amen? Kung minsan may mga bata, hindi nila maunawaan at maintindihan, bakit palaging nag-aaway ang kanilang mga magulang? At ang malungkot na kwento, minsan sinisisi nila ang kanilang sarili na inaakala sila ang dahilan bakit palaging nag-aaway, nagsisigawan, nagmumurahan ang kanilang mga magulang. Minsan sa mga mag-asawa, hindi rin nila maintindihan ang bawat isa. One time, napaka-sweet nila, ilang saglit, wala na sa mood. Minsan pati mga magulang, hindi maintindihan yung mga choices, desisyon na ginagawa ng kanilang mga anak. Minsan sinisisi din ang kanilang sarili. Iniisip, nagtataka, mahusay naman ang pagpapalaki ko sa aking anak, pero bakit mali yung kanyang mga pinipili? Pinapangaralan mo, tinutuwin mo, ginagabayan mo, pero matigas pa rin ang ulo. Mapilit pa rin dun sa mali na kanyang gusto. Minsan hindi maintindihan ng mga negosyante, mga nagtatrabaho. Masipag naman sila, namuhunan, nagsakripisyo, binigay lahat, todo-todo. Pero bakit nalulugi pa rin yung kanilang business? Nagkakabaon-baon sa utang. Kung minsan din hindi maintindihan ng iba, healthy lifestyle, hindi naman kumakain ng masama, ng bawal. Pero bakit sila pa yung nagkakakanser? Sila pa yung nagdadialysis? Sila pa yung may sakit ngayon? Kung minsan din darating sa ating buhay ang pagkalito, hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo, bakit hindi ka palagay, hindi ka makatulog, may insomnia ka, walang kapayapaan ng iyong puso. It happens to all of us. We will experience one time or another confusion in our lives. But remember this, if you do not understand it, what should you do? Just leave it be, accept it, and live with it. Kung hindi mo pa maunawaan ngayon, darating ang araw, mauunawaan mo. Hindi pa panahon na lumitaw ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ng buhay ay paunti-unting nagpapakita. Ganyan ang buhay. Wala na mamabilisan sa buhay. Ang problema lang sa ating mga tao, masyado tayong nasanay. Dahil nasa digital age tayo, one click of a button, agad nandyan sa atin. But do not be confused, my dear friends. Life is not like that. Life is not automatic. Some things in our life do not immediately come to us, reveal themselves to us. You do not quickly get what you want. Amen? But if you really want it, you should be patient and you should believe that someday you will receive what you deserve. You will get what is really for you. Amen? Hindi nakakahiya na aminin mo na hindi mo maunawaan ang bagay-bagay sa buhay mo. Hindi tanda ng kamangmangan ang pag-amin na hindi mo alam. Pero pag inaamin mo na hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan, yan ay tanda ng pagpapakumbaba. At ang tunay na karunungan nag-uumpisa pag inaamin mo na hindi mo maunawaan at hindi mo maintindihan. Dahil ang mga mangmang ay nagmamarunong. Ang mga mangmang, mga mayayabang, ang tawag nga natin sa kanila mga AK, all-knowing. Pag sinasabi mong alam ko na, nagkakamali ka. At magkakamali ka. Mga kapatid, isa sa mga pinaka malungkot na linya sa Biblia ay yung ating nabasa dito sa Mabuting Balita. It said that because some of the disciples of Jesus do not understand His teaching, many of them return to their former ways of life and they no longer walk with Him. Dahil hindi nila maintindihan, maunawaan yung tinuturo ng ating Panginoon, nakakalungkot.
Sabi, iniwan nila si Jesus. Lumayo sila kay Jesus. Bumalik sila doon sa dati nilang pamumuhay. Pamumuhay ng pagkakasala. Pero buti na lang, nandyan ang mga apostol at sila ay naniwala kay Jesus. Are there questions in your life now? Are you confused? Are you really having a difficult time wrapping your mind in some situations in your life? Do not leave Jesus. Do not replace Him in your life. Do not stop. But be with Him. Be patient. Because someday, and in God's time, He will reveal everything to you. Nag-uumpisa ang karunungan. Una, sa paniniwala. At pangalawa, sa pagtsatsaga. At yan din ang susi sa tagumpay ng ating buhay. Kung hindi ka naniniwala na ikaw ay sasweldohin, bakit ka mananatili sa isang trabaho? Kung naniniwala ka na ikaw ay kikita, mananatili ka, magtsatsaga ka, at pagdating ng araw, magkakaroon ng bunga ang iyong kapaguran. Ganyan din sa pag-aaral, hindi po ba? Kung hindi ka naniniwala sa isang guro na matututo ka sa kanya at matuturuan kanya, na magiging marunong ka sa kanya, bakit ka mananatili mag-i-enroll doon sa klaseng iyon? It's because of your faith of that teacher that you remain. Pero manatili kang nagtsatsaga, paunti-unti darating din ang panahon na magiging malinaw at klaro ang lahat. Ganyan din sa mga iba't ibang problema ng ating buhay. Pag meron dumadating na pagsubok sa ating buhay, maniwala tayo na yan ay pinapadala ng Diyos, hindi para tayo'y parusahan. Pero anuman mga pagsubok at problema ng ating buhay, nandyan yan para sa ikabubuti, lalong-lalo na ng ating kaluluwa. There is this very beautiful prayer entitled, I Don't Know. Pag nagdarasal tayo, at minsan hindi natin alam kung ano sasabihin natin sa Diyos, kung yun lang yung masasabi natin at yun naman talaga yung totoo na laman ng ating puso, bakit hindi mo sabihin? Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko alam. Because God always loves our honesty. God always loves the truth of what is in our heart. Kung yun talaga yung iyong nararanasan, ikaw ay litong-lito, ikaw ay naliligaw, bakit hindi ka tumahimik at buksan mong iyong isip at puso sa Diyos? Sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko dito sa aking problema. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa taong ito na kahit na mahal ko ay naiinis na ako. Hindi ko alam ang susunod kong hakbang. Just say that to God and be quiet and listen to God. And you know what? If you believe, God will reveal His answer to you. God will reveal the path to you. God will show you the way. Please remember this, that life is not a problem to be solved. But many times, life is a dance to be enjoyed. Bakit napakarami sa atin ang nalulungkot, nag-aalala, walang kapayapaan? Kasi ganyan ang pananaw at paningin sa buhay. Problema ito, dapat hanapan ko ng sagot. No, life is not a problem to be solved. But it is a dance to be enjoyed. Pag nakakita ka ng mga sumasayaw, panoorin mo sila. Isa matatawa ka sa kanila kung ano bang ginagawa ng mga ito. Parang mga hibang, parang nawalan ng kaisipan. Di mo maintindihan yung kanilang mga galaw. But it's not about understanding what they are doing. But it is about enjoying. Kaya gumagalaw sila, kaya sumasayaw sila. Kasi masaya sila. Nagdiriwang sila. Kaya yung problema na napakarami sa atin. We are so serious trying to figure out life and yet God is only inviting us. Hey, enjoy. It's not about figuring out life. It's not about solving your problems. But be in that moment because I am with you. Enjoy. Magsaya ka, matuwa ka, huwag kang mag-alala.